kayo na nag-ugat sa ano, sa party list, na matagal kayo, 8 years congressman from a party list organization, bayan muna, ano yung nakita yung paglilinis? Yung, at least the process. Alam mo, long overdue na yung paglilinis na yan. Mm. As early as 2001, nung una ko kaming lumahok sa party list system, nag-file na kami ng mga kaso eh, both sa COMELEC at sa Supreme Court. At may naipatanggal na ho tayong mga party list as early as that time, 2001. Pero ano nangyari, nung 2004, 2007, 2010, lumala nang lumala. Kasi nakita natin, yung COMELEC talaga, masyado na naging maluwag sa pagbibigay ng registration sa mga party list groups. Kahit yung mga walang kakwenta-kwentang partido, binigyan ng registration. No? At ilang beses na lumabas yung usapin dyan na may nagkakasuhulan, nagkakaroon ng lakaran sa COMELEC para makakuha ng registration. So, it's about time. Na yun na nga yung lumalabas ngayon. Yung iba, yes, sinasabing kinikikilan sila. Yes. It's about time na talagang linisin na yung party list system. Ang medyo nagiging problema lang, minsan hindi malinaw sa COMELEC ano ba talaga yung pamantayan na ginagamit. Bakit mo i-disqualify halimbawa yung isang party na who represents the environmental advocates? Alam mo naman, talagang isang napakahalagang advokasya ng environment. At dahil lang ba hindi sila makakategoryang sektor, automatically hindi na bibigyan ng isang environmental party. O kaya yung partido ng mga government employees, no, na hindi rin pinayagan ng COMELEC, samantalang pinapayagan nila yung iba. No? But definitely, there is a need to clean up the system. At itong nakarang linggo nga, ang medyo natatawa kami, yung ibang mga party list, kami ang sinisisi sa bayan muna. Mm. Kasi kami daw ang nagpapatanggal sa kanila. Sabi namin, COMELEC ang gumagawa niyan. Pero wala kayong ano, kumbaga wala kayong separate na inihain sa COMELEC, na fresh na, halimbawa, resolution o sulat? Wala. Ang resolution na inihain namin last, early this year, a resolution to investigate the alleged, yung panunuhol, mm-hmm, yung paghihingi ng mga sindikato dyan sa COMELEC. Doon sa mga bagong nag-apply. Correct. Mm-hmm. Yun yung pinapa-investigan namin. Dito sa paglilinis ng party list, ang nag-initiate dyan yung ibang mga civil society groups katulad ng Kontradaya, mm-hmm, o yung Anak Bayan. Nag-file ho sila ng mga reklamo doon sa COMELEC. Kami ho sa bayan muna, ang focus namin yung amendments doon sa party list law. Kanta ni Michael Jackson ay mapasama sa listahan. Alam ko hindi na sila sinama ng COMELEC. Inalis na sila sa COMELEC. Pero the mere fact of applying. alam mo, karapatan naman ng bawat grupo na mag-apply. Pero ang bola talaga nasa COMELEC, kung papayagan nila. Mm-hmm. Tulad na nasabi ko, may party list ng mga sabungero, mm-hmm, may party list ng mga tambay, mm-hmm, may party... Yung isang kaibigan ko nga, gusto magtayo party list ng mga under sa asawa. No? So, yan, pwede mo talagang i-apply yan. Pero ang tanong dyan, papayagan pa ng COMELEC. Mm-hmm. And dapat talaga maging mabusisi at maging stricto ang COMELEC na ang party list, nakareserba ito sa mga grupo ng mga mahihirap at yung mga marginalized sectors. Mm-hmm. At hindi dapat... ang mga grupong ito ay hindi magpagamit sa mga malalaking negosyante, sa mga malalaking politiko para makapasok sa Kongreso. Ano ba yung Ako Bicol party list, di ba? Sila yung nagsampa ng kaso sa ano, sa Korte Suprema. Sila ang nakakuha ng pinakamaraming boto noong, yes, nakarang eleksyon, and they have 3 representations, tama? Tama po. Oo. At ang sinasabi nila, kasi sila raw ay pinagbibintangang allied kay dating Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo. Kayo, siyempre may objective analysis din naman kayo sa inyong mga kapwa legislators. Ano tingin niyo sa kaso ng Ako Bicol? Well, ang alam kong basis ng COMELEC dyan is that dinisqualify nila because it is a regional party. Mm-hmm. And in Congress, yung mga Bicolano po, anim na yata ang kongresista galing sa Bicol. Mm-hmm. So, ang sabi ng COMELEC, hindi na underrepresented ang Bicol. Mm-hmm. In fact, napakarami ng congressmen na nanggaling sa Bicol. And then, yung mismong mga nominees ng Ako Bicol, lumalabas, mga malalaking negosyante. Mm-hmm. Mga big time talaga doon sa Bicol. So, yun ang ginawang batayan ng COMELEC. Hindi rin nila makita anong sektor ba talaga ang nire-represent ng Bicol. Kasi kung sabihin mong Bicolano, may mayayamang Bicolano, mm-hmm, may mahihirap na Bicolano, alin ba dito yung nire-represent? Hindi malinaw yun. So, sa batas yun ang ginawang basis, I think, ng COMELEC.